Sekretari ni Presiden Rodrigo Duterte. Siya rin po ang President ng MLRD, National Executive Committee. Isa rin po siyang abogado, author, at isang profesor. Distributed 429,000 hectares of land nationwide. Kalahin mo yung partner ko natin. Ito po, ipakikilala ko na po ang susunod na senador ng Pilipinas, Attorney John Castrillones. Grabe talaga ang epekto ng pandemya sa ating bansa. Kaya nakita ko maraming kababayan dito. Tatanungin ko lang yung mga kababayan natin. Nag-lipstick pa ba kayo? Hindi na? Itong brush. Okay. Kabisik ka na po. Ano ba yan? Sabi nga ni Mayor Isko, lilipas din yan. Okay, unang-unang gusto ko sana magpakilala sa inyo. Siguro po ay hindi ko pa po makakilala, pero sa totoo lang po, ilang beses po ako pabalik-balik dito po sa inyong lalawigan ng Tarlac. Ha? Marami po akong naibigay ng mga lupa dito. At ganoon din po mga tulay dahil ako po ang dating kalihim or secretary ng Department of Agrarian Reform. Yan. Ang mandato ko po, kasama ko po si President Rodrigo Roa Duterte, namibigay po kami ng lupa para sa ating magsasaka. Daga, para ka na hindi manalo tayo nga po. Ano di manalo kayo po? Ito nga kayo madalitin ko ngayon, manalo kayo nga po? Tapos na manalo kayo tamalin. Alam nyo, sa totoo lang, ayong panahon ng pandemya, napatunayan po natin na ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Yan. Naniniwala po ba ang bayani kayo? Para hindi rin publisido. Ulitin po natin, ito po yung tanong ha, naniniwala po ba kayo na ang mga magsasaka ay bayani ng ating bansa? Kung gano'n, nakahanda ba kayong barilig sa luneta? Alam niyo, sa totoo lang, napakahalaga po ang tungkulin ng mga magsasaka. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, napatunayan natin ang kahalagahan ng agrikultura. Apo, noawan di mananon, awat di makan. Kung walang magsasaka, walang pagkain sa ating hapagkainan. Ang problema po natin ay napapabayaan po ang agrikultura. Sa katunayan, ngayon lang, napakaraming problema sa agrikultura. Magkano na ngayon ang isang sako ng fertilizer? 2,500? Napakamahal. Kaya kung minsan, ang ating magsasaka, ayaw na nilang magtanim. Dahil mas mura po ang bigas na nanggagaling sa ibang bansa. Ganun pa man, napatunayan po natin sa panahon ng pandemya ang kahalagahan ng ating agrikultura. Alam mo po, masarap po maging secretary ng Department of Agrarian Reform. Katulad ko po, ako po ang alter ego ni President Rodrigo Roa Duterte pagdating sa agrikultura, agrarian reform. Pero sa kasagsagan po ng pandemya, nakita ko po ang kahirapan ng ating mga magsasaka. Pumunta ako mismo sa kanilang mga bukid, sa kanilang mga bahay. Inabot ko ang kanilang mga tahanan at inabot ko ng personal ang titulo ng lupa para sa ating magsasaka. Yan. Kaya gusto ko po sana, ipagpatuloy po natin at pamimigay ng lupa para sa ating
ating mga magsasaka. Sino pa may gusto ng lupa dito? Oo, marami. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang ibinibigay natin bawat isang magsasaka? Hindi hihigit sa 3 hektarya bawat isang tao. Ngayon, ulitin ko, sino may gusto ng lupa? Kailangan, iboto niyo po si Attorney John Castrillones. Para may magpatuloy kayo apo dahil ito yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Ha? Kailangan iboto natin si Attorney John. Number 13 po ako sa balotan. Alam nyo, sa totoo lang, iilang tao, tumisan, may-ari ng daang-daang hektarya ng lupa. Totoo, hindi! Pero ang bawat magsasaka, kuminsan kahit isang kapirasong lupa, walang sariling lupa. Yan po ang dapat natin bigyan ng solusyon para po magkaroon po ng tamang kaularan ng ating bayan. Alam nyo, lahat po ng profesyon, pwedeng tumigil. Hello? Ang teacher, work from home. Di po ba? Ang ating po mga abogado, work from home. Ang arkitekto, engineer, work from home. Ano po ba? Pero pwede po ba ang magsasaka work from home? Hindi pwede. Kailangan bumunta ka sa bukit, magtanim at mag-ani. Kaya yan po ang kahalagahan ng ating po mga magsasaka, lalo-lalo na kaya sa dalawa ng pandemya. Alam niyo po, ang pandemya na naranasan natin ngayon ay hindi lang una. Noong 1914, nakaranas din po tayo ng pandemya, ang tawag po natin doon ay Spanish Influenza. Marami po ang namatay, milyong-milyong tao, at tumagal po ito ng 10 taon. Ngayon, ang COVID-19, 3 taon pa lang. Kapag tumagal pa ito ng another 7 years, kaya pa po po natin? Kahirap, umabagsak ang ekonomiya, umabagsak ang hanap buhay ng mga tao dahil nawawala sila ng trabaho. So, panahon na para kailangan po natin pakigihin ang agriculture, because agriculture will be the last frontier of our survival, without which it will be difficult for us to survive the onslaught of the pandemic. Dito po sa Tarlac, nakatanda ko pa ilang beses po ako kumalik-balik dito, may mga binigay na tayo mga tulay para sa ating magsasaka. Nagbigay din po tayo ng mga solar-powered irrigation system, ganun din po yung tinatawag natin na mga pautang sa ating magsasaka. Sino ba may gusto ng pautang sa ating magsasaka? Ayaw? Ayaw niyo? Gusto niyo libre? Gusto niyo libre? Kailangan po natin gumawa ng batas para po may pagpaibayo natin ang ating pagtulong sa ating magsasaka. Anyway, bilang parokas, gusto ko lang pong ipakilala rin ang aking sarili. Nag-umpisa po ako magsilbi sa ating bayan bilang director sa Department of Transportation and Communication. Naging undersecretary po ako ng Department of Interior and Local Government. At pagkatapos ay naging secretary ng Department of Agrarian Reform. So, kailangan po natin magkaisa. Kailangan po natin ang pagbabago. Kailangan po natin ang isang bagong presidente may pagmamahal sa bayan. Sino po yan? Isko Moreno, huwag po natin kalimutan sapagkat siya po ang nakakaunawa ng ating pong paghihirap. Inaamin ko ni Mayor Isko, siya po ay dating basurero, siya po ay dating nagpapadyak, siya po ay dating nagsisipok ng panay. At yan ang ibig sabihin na unawaan niya ang kalagayan ng ating pong mga mahihirap. Kaya huwag po natin kalimutan, Mayor Isko Moreno ang susunod na presidente ng Pilipinas. Ganun din po, huwag din po kalilimutan ang inyong lingkod, Attorney Brother Jeff Castrillones, number 13 sa balota. Ano ba? Ang yating numero ato? Ang yating numero? Ang yaman at nauna ay may pagkabaroon mo na kayo namin ako. Palakpakan po muli natin si Attorney John Castrillones, ang susunod na senador ng Pilipinas. Kita niyo, Ilocano gayang ni senador John, ha? So kasi tayo ng Ilocano,
Ipotos kayo ni Senator John Castrillones. Okay, ang isusunod ko pong ipakita lang, dito po ay lagi nyo napapanood sa TV. Ha? Isa siyang registered nurse. Hindi lang nurse, isa rin siyang midwife. Ang dami, hindi lang midwife, isa rin siyang professional teacher. Saan ka pa? Ha? At ngayon, hindi lang siya mga midwife teacher at saka nurse. Siya na ang susunod na senador ng Pilipinas. Walang iba kundi si Senator Carl Malina. Okay lang ba kayo? Pwede ba makarinig ng masigabang palakpakan ng mag-isamang hirawan? Pwede marinig yung mga lalaki lang. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Palakpakan ng mga babae. LGBT. Okay, meron din. Una sa lahat, pagmamahal para sa mga kababaihan. Kasi ngayon ay International Women's Day. Araw niyo po ngayon. Araw ng mga babae. Palakpakan natin lahat ng mga kababaihan. Eh gusto ko nga kayong kantahan sana kagad eh. Para maharana ko kayo. Pwede ba yun? Eh di ba? Kaya alam na alam niyo namang Be my lady. Come to me and take my hand. And be my lady. Di ba? Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. Palakpakan ng mga kababaihan. Meron pa akong isang paborito ka rin. Woman, I will love you always. And I, di ba? Parang yakasal lang. O kaya, be my lady. Meron din. Maraming katang pang babae. Dahil kayo naman talaga ang ilaw ng aming mga tahanan, mamuhay ang mga kababaihan. Palakpakan! Alam niyo bang mas matibay ang babae kaysa sa lalaki? Alam niyo ba yun? Alam niyo bang mas maraming babae ang high blood kaysa sa lalaki? Pero mas maraming lalaki na mamatay sa stroke? Oh, dahil sa mga babae. Alam niyo bang mas mataas ang stress ng babae? Pero alam niyo ba, mas marami lalaki sa mental dahil sa mga babae. Hindi, matibay ang mga babae. Ito ang pinakantotong pamantayan. Mas mahaba ang buhay ng mga babae. Mas mahaba ang life expectancy niya. Palakpakan niya ang sarili niya. Ama, ako po ay narito ngayon bilang aplikante. Pwede po ba ako mag-apply ng senador? Okay, huwag muna kayong tatanggap agad ng oo. Hindi po kayo nakita nyo yung tao, boboto nyo na agad. Kailangan pag-arangan nyo kung siya'y nararapat. Tama mali? Pero ang tanong ko sa inyong lahat, ano bang gusto nyo maging senador? Yung mga luma o yung mga bago? O bakisin kayo, luma o bago? Kaya kasi naman, bakit nga ba naman yung iba dyan pabalik-balik, ayaw nang umalis? Ano bang naiwan nila doon? Buti na lang, bago kami ni Brother John, bago si Samira, bago rin si Joper. Pero kailangan maintindihan nyo muna kung bakit mo kami iboboto. Una sa lahat, may tanong ako sa inyo. May problema ba tayo sa kalusugan? Tayo ba'y nasa pandemya pa ngayon? Okay, kaya niyo pa bang magkasakit? Magastos bang magkasakit? Gusto niyo bang magkasakit? Napakagastos magkasakit, papasok mo ba ng ospital, parang mamamatay ka na agad. Tama mali? Ang nasa harapan niyo po, ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo sa Senado. Pwede po ba mag-apply? Para ako maging tagapag-alaga ng inyong kalusugan, ng inyong pamilya at ng Pilipinas. Pwede ba yun? Ako po ay isang health professional. Dalawa po ang lisensya ko bilang isang health professional. At ako po ang magre-represent ng mga manggagawang kalusugan, kasama ang mga BHW, mga barangay nutrition scholars, mga midwives, mga nurses, maging mga doktor. Pwede po mag-apply? O palakpakan niyo ko kung iboboto niyo ko. Pero hindi pa ako tapos. Meron ba tayong problema sa karunungan? May problema ba tayo sa edukasyon? Dahil sa pandemyang ito, masaya ba kayo na ganyan lang mag-aaral ang mga bata? Talagay ka ba na tumututo sila kagaya ng dati?
Talagay niyo ba masaya ang teacher na sila ganun lang magturo ngayon? Nasa laptop? Hindi. Gusto niyo na ba sila bumalik sa classroom? Mga kababayan, nasa harapan niyo po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Pwede po ba mag-apply? Pwede? Ayusin ko po ang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ako tumatakbo para rin sa mga anak ko. Dahil ang kinabukasan ay para sa kanila. Tama o mali? At naniniwala ba kayo ng edukasyon ay great equalizer? Yes, ang edukasyon na nagpapantay-pantay ng mga tao. Tama o mali? May kilala ako, basurero. May kilala ako, Pajak Boy. Pero alam niyo ba, nag-aral sa Harvard. Nag-aral sa UP. Nag-aral sa Oxford. At ngayon, iboboto natin siya bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinagpahalagahan ni Isko Moreno ang karunungan, kaya nag-aral siya. At mahalaga ba kay Isko Moreno ang kalusugan? Sagutin niyo ako, mahalaga ba sa kanya ang kalusugan? Nagtatanong ako, sino ba kinuha niya ang pangalawang Pangulo? Doktor ba kinuha niya? Eksperto sa kalusugan? Sino ang nanonood kay Doc Willie at kay Doc Lisa? Sino nagmamahal kay Doc Willie? O, kita nyo ha, pag kayo may problema sa kalusugan, tumatakbo kay Doc Willie. Ngayon si Doc Willie, humihingi lang ng boto, ayaw pang ibigay ng iba. O, sino ang boboto para kay Doc Willie? Ayaw si Doc Willie yung, Doc Willie. Ayan, mamaya maririnig natin. At syempre, kilala nyo si Dr. Lisa. Ayun, ang ganda-ganda ni Dr. Lisa. O, di ba? Mas maganda sa personal si Doc Lisa. Mga kababayan, akin na yung kalusugan. Akin na yung karunungan. May tanong ako, sino walang pera? Sino may problema sa pera? Sino gusto ng pera? Sino maraming utang? Sino gusto magnegosyo pero walang puhunan? Sino gusto magnegosyo pero nalugi na dati? Madami. Mga kababayan, ako po yung 20 taon niyong kasama sa programang Radyo Negosyo sa teleradyo ng DZNN. At gusto ko masabihin yan sapagkat ako po naging kakampi ng maliliit na mga negosyante maging ng mga magsasaka. Kaya ititindig ko po, 3-in-1 mga kababayan, karunungan, kabuhayan, kalusugan. Pwede po bang mag-apply? Pwede mag-apply? Mataas ang kamay na boboto kay Carl Balita, number 6. Sigurado kayo, anong number ko? Anong number ni Brother John? Thank you. Ito nga pala, papakilala ko mamaya, maririnig ninyo ang kapag nasa Katwiran. Anong pangalan niya? Jopet Sisa. Hindi niyo siya makakalimutan. Ayun na. Nakita niyo, kita niyo? Tumangin kami lahat sa stage. Palapakan natin, nasusunod ang Pangulo. Ano pangalan niya? Isko Moreno. Alright. Kita nyo. Okay, tutuloy ko na to. Taas ang kamay ng maraming problema. Talaga naman, tanggapin natin. Susuko ba tayo sa buhay? Ito, makinig kayong lahat. Ang Pilipino ba magaling? Ang Pilipino ba madiskarte? Masipag? May pananampalataya? Bakit kaya tayo ganito? Hindi kaya dahil sa pamahalaan? Ha? Palagay nyo. Sino ba gumagawa ng gobyerno? Kayo. Tayo. Kaya mamimili tayo na tama ngayon darating na election. Tama o mali? Okay. Taas ang kamay na maraming problema. Makinig kayo, tumahimik lahat. Malapit na magsalita si Yorme, kaya kailangan natin ng katahimikan. Handa na ba kayo makinig sa aming lahat? Sa maraming problema, ito ang aking payo sa inyo. Ito ang aking payo. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati
kasawian. Ang pangarap nyo ay makakamtan. Nasa yung palakpakan ko. Basta't mag-isko kalamang. Ayan. At pinapanguli, tumatayo po ako sa harapan ninyo bilang isang aplikante. Ako po ba'y tanggap na? Sigurado? Promise? Ano pangalan ko? Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang. Ulitin natin. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ano ang pangalan ng susunod na pangalawang pangulo? At ano ang pangalan ng susunod na pangulo? Isko Moreno. Taas ang kamay na boboto sa Isko Moreno. At susuporta sa Isko Moreno. At magmamahal kay Doc Willie. Anong number ko? Numbers. Ano pangalan ko? Ako po si Carl Balita. Nag-a-apply po ako upang maging mabuting balita ng kalusugan, ng karunungan, at ng kabuhayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. Bayan ng Pura, nandito na po ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Nandito na rin po ang susunod na Vice Presidente ng Bansa, Doc William. Palakpakan po natin ang Action Demokratiko. Okay. O, narinig po niyo si Senator Carl Balita, no? Singer. Ah, magaling na singer, no? O, kaya, iboto po natin si Senator Carl Balita. Okay. Ang susunod ko pong ipakikilala, siya po ay naging konsehal ng lungsod ng Quezon, Quezon City, ng 6 na taon. Kilalang kilala siya dahil napapanood ninyo sa telebisyon, sa legal drama series, yung kapag nasa katwiran, ipaglalaban mo. Ha? Alam niyo yun? Ayun. Yun, minanapan niya sa father niya. Ha? O, si Atty. Juan, si Sundin. O. Para sa pabahay at libreng serbisyong legal, para sa mga mahihirap, kandidatong senador ng Aksyon Demokratiko, Atty. Jopet Sison! Salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Nanonood ba kayo ng aming programa? Kapag nasa katwiran, o linawin natin, ako yung anak, hindi ako yung tatay. Sa sobrang tagal ng aming programa, alam niyo po, umabot na 3 dekada ang aming programa. Milyon-milyon ang nanonood ng Ipaglaban Mo. Libo-libo ang nabibigyan namin ng libreng payong legal. Dati pupunta pa sa amin tanggapan, nung nagkaroon ng pandemya, pinagpatuloy namin pa FDFB na lang, PMPM, private message. Kami po mismo sumasagot kasama ang aming tanggapan, kasama si Attorney Jose Sison. Attorney Jose Sison po yun, hindi po yung Joma Sison. Yung Joma, yun po yun sa CBP-NPA. Kami po ay nagbibigay ng libreng payong legal. Ang dami po na problema na narinig ko na dalaga, may anak, tinatanong kanino ang apelyido. Mag-asawa, may anak na mababa sa 7 taong gulang, nag-away, naghiwalay, nagtatalo. Kanino mapupunta ang anak? Tinatanong, may divorce ba sa Pilipinas? Tinanggal sa trabaho? Hindi binigyan ng notice? May karapatan ba? Inaresto, hindi naman sinampahan ang kaso.
ang dami pong problema ang dumaan po sa paglaban mo. At dahil po narinig ko po ang napakaraming problema, ang dami po dyan maaaring malutas sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Kaya po ako tumatakbo upang ang mga boses na narinig ko, ang mga problema po ninyo na narinig ko ng ilang dekada na, gawan po natin ang solusyon. Ipaglaban po natin sa Senado, iboto po ninyo, Jopet Season para Senador. Sa dami po ng problema na dinulog sa amin, minsan isa lang ang payo ko. Isa lang. Alam niyo po kami yun? Papalanggay mo. Ito, papalanggay mo. Dahil kung minsan yung mga alitan nare-resolva sa barangay. Ganyan kapangyarihan ang barangay. At ako po'y tatlong taon naging kagawad ng barangay. Kaya naranasan ko kung paano po maglingkod sa pinakamababang pamahalaan. Ginigising na madaling araw dahil nagsabunutan ng mga Marites. Yung anak, kinagat ng aso ng kapitbahay. Si misis, nangutang. Nabaon sa utang. Umutang sa 5-6. Oh, alam niya 5-6? Alam niya 5-6? Umutang sa 5-6. Inuulit-ulit ko talaga yung 5-6 na yan. Dahil 5-6 ang number ko sa balota. Huwag niyo kalimutan, 56 sa balota, Jopet Season para Senador. Umutang, hindi nakabayad, hinaharas. Marami pong mga problema na maaari po nating tugunan sa barangay, kaya kailangan natin palakasin ang barangay, ang ating mga tanod, barangay health workers, ang ating mga kagawad at barangay captain. Palakasin natin, hindi lamang sa trabaho, palakasin din po natin pati sa pagpopondo. Naging konsyal po ako ng 6 na taon, umabot sa 270 ordinansa at resolusyon ang aking napaprubahan. Tawag po sa akin sa Quezon City, Ama ng Toda. Ama ng Toda, dahil ang kauna-una ang Tricycle Franchising Ordinance, ako po ang may akda na bigyan ng boses ang Toda na maupo sa Franchising Board. Isa rin po ako sa may akda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon na hanggang ngayon nagagamit pa rin po. 9 na taon ng buhay ko gumagawa ng batas. Nais ko pong dalhin yan sa Senado. Naglingkod din po ako sa sektor ng pabahay. 4 na taon bilang Assistant General Manager ng National Housing Authority, NHA, narinig na po ninyo. NHA, 4 na taon po ako dyan, umabot po sa 135,000 na solusyon sa pabahay ang nabiyayaang pamilya sa akin pong panunungkulan sa NHA. At ako po ay naging Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation ng 7 taon. Sino po sa inyo dito? Tinanong po ba kayo kanina kung sino may gusto ng lupa? Sino may gusto ng lupa? Sino naman ang may gusto ng bahay? Marami. Lahat na may gusto ng bahay, hindi ko mabibigay yan. Pero alam po natin ang proseso. Tayo po ay naging eksperto na sa pabahay. Kaya't maaari tayo makapagbigay ng kasiguruhan sa pabahay at ito'y hindi sabi-sabi. Ito'y nagawa na. Nagawa na sa Maynila. Meron na rin. NHA, beneficiary ng NHA. Sa Maynila, meron din po. Nakapagtayo ng 7 proyektong pabahay sa loob ng 3 taon. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Base Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. May higit 10,000 pinakamahihirap na mamamayan ng Maynila. Yung iba po nakatira na sa 15 palapag na condominium, may elevator pa. At dahil, sana all, ano po, at dahil yan sa isang pinuno na tunay na may malasakit, isang pinuno na ang iniisip, mamamayan muna, tao muna, servisyo muna,
pinunong tunay na may kakayahan ang ating susunod na Pangulo, Isko Moreno Domagoso. Panahon po ngayon ng politika, kayo po ay malilito sa sabi-sabi, sa fake news, sa away ng iba't ibang kupunan na sarili nila ang iniintindi, pilit binabago ang kasaysayan. Kapag kayo ay nalilito, tingnan natin ang ginawa. At sa mga ginawa sa Maynila, makikita po ninyo ang taong ito ay tunay na karapat-dapat na mamuno sa ating bansa upang umangat ang buhay ng mamamayang Pilipino, isang tao na tunay na maka-Diyos, may prinsipyo sa isip, sa salita, sa puso, at sa gawa, at sa gawa, at sa gawa, at sa gawa. Ang ating Pangulo, Isko Moreno Domagoso. Huwag po natin kalilimutan, dumaan tayo sa pandemya, kailangan natin ng isang doktor. Pinagkakatiwalaan ninyo, pinagkakatiwalaan ng 17 million followers sa Facebook. Susunod na Vice President, Doc Willie Ong. Ang ating mga senador, namigay ng lupa, Secretary John Castriciones. Boses pa lang, ulam na. Magbibigay representasyon sa karunungan, sa kalusugan at kabuhayan, Senator Carl Balita. Magbibigay representasyon sa kababaihan, sa kabataan, at eksperto sa krisis, Senator Samira Gutok. Para po sa pabahay, para sa pagpapalawig ng kaalaman legal, para sa pagpapalakas ng ating barangay, huwag po niyong kalilimutan, 5-6 sa balota, kapag nasang atwiran, sa popo, kapag nasang atwiran, paglaban po natin, job at season para senador. Magandang hapon po, maraming salamat. Maraming salamat. At yun, may job at season. Ha? Yung mga mahilig sa 5-6, iboto na natin si Atty. Job at season. Okay. Pangalaksirin po, nandito rin po ang ating Vice Mayor ng Bayan ng Pura, Doktora Concepcion Sarate. Palakpakan po natin. Ang susunod ko pong ipakikilala, siya ay dating mambabatas ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung sinasabi nilang ARMN. At naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na pumalangkas ng Bangsamoro Basic Law. Para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid sa Muslim sa Senado. Ang kandidato ng Aksyon Demokratiko sa pagkasenador, Atty. Samira Gutok. Sir, hindi pa ako attorney. Thank you talaga, sir. Magandang hapon, pura, puros, kagandahan, kabaitan, ang naramdaman ko. Mabuhay, pura. Puro, barangay. Ma'am Mayora, si Ma'am Concepcion, our League of Mayors, President was here, Sir Mayor Freddy, si Mrs., nandito ba? Happy Women's Month sa ating mga kababaiyang agila. Mabuhay kayo! Ang sabi po ng Constitution, we, the Filipino people, imploring the aid of Almighty God, commit to create a just and humane society. Walang palakpak dahil mahirap na intindihan. Just and humane society. Pag ang babae ay nasa saktan, hapdi ng puso pag naiwanan, nang walang tamang ayuda, hindi po yun justisya. Just and humane society. Hindi po yun just.
Hindi pa nangyayari ang krisis, naramdaman na ni Isko. Tumindig siya sa kanyang opisina, ginawang bahay ang kanyang opisina, nagresponde, bumili ng medisina, wala pang sakit na high-tech na COVID Omicron, yan ang liderato ni Isko Moreno Dumagoso. Diba mga babae, ang sabi natin, lahat ng problema ay problema ng babae. Hindi namin sinasabi na lahat ng nalalabhan namin ay babayaran. Hindi namin sinasabi na lahat ng aming hinagpis ay mababayaran. Hindi po mababayaran ang hinagpis ng isang tao o babae. Pero kaya nga sinabi ng konstitusyon, justisya, social justice, pag-ikwalidad ng lahat ng tao, mas lalo pa sa mga walang-wala. Makikita nyo na kung nailista na ni Mayor na hindi mo pa kinakailangan ang ayuda, yan ang liderato na kinakailangan si Isko Moreno Dumagoso. Ang pangarap ko, isang babae, nalalaman kung saan ang may 10 anak. Saan po kayo? May mga 10 anak. Marami kayo dyan, nakausap ko sa likod. Huwag nagdagdagan. At sabi ni Jessa Saragosa, parang di ko yata kaya ang sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig, puso ay nag-iisa. Knock-knock. Inday. And I will always love you. Mayor, para sa'yo, kasi corny. Maisan tayo. Nasa maisan. Corny si Sam. Kaya imanto. Imanto. Napamaranaw na ako. Ngayong araw, tatay, tatay, lolo, lola, pinapaalala natin sa lahat ng kandidato na bawat araw ay araw ng kababaihan. Huwag papilahin ang matanda. Huwag niyong pahirapan po yung matanda sa init ng araw para lang makuha yung ayuda. Kanyang GCash, i-deposit na agad sa kanyang account number. Mayor, pasensya na po. I-deposit na. I-deposit muna, Sir Mayor. Wala pang batas ba? Anong ginawa ni Mayor? Dinala niya yung ayuda sa inyong doorstep. Pinarami niya lahat ng nagtatrabaho workers. Pati mga persons with disability, na-meet ko sila, nagtatrabaho sa City Hall. Dahil naniniwala siya, Mayor, may kota. Tayo mga babae, magtrabaho. Tayong LGBT, tayong PWD, yan, may slot, may kota tayo, Lola. Yan ang lideratong kinakailangan. At sinabi nyo, Facebook, akala nyo si Doc Willie Ong, hindi ba niya kaya maging leader dahil ang mga kalaban niya, mga veterano? Ako, bilang babae, galing sa gera, nakita ko ang paano pagservisyo na isang doktor, kaya nagka-pandemya dahil sinabi ng may kapal, ngayon ay kinakailangan ay si Dr. Willie Ong. Huwag niyong ipagpalit ang isang doktor. Huwag niyo silang pagkaibahin ni Isko Moreno. Mas guwapo lang ng konti si Isko, ha? Mag-selfie naman kayo kay Doc Willie at mag-selfie naman kayo sa Marian Rivera ng Mindanao. Kayo talaga, wala kayong cellphone. Isa lang lang nakita ang cellphone na nagre-record sa akin ngayon. Kayo talaga, hindi nyo na ako maalala. Ayan. So, i-share nyo itong mensahe namin, Mayor's Office. We plead to you, Interlock. Kung kami sa Mindanao na naalis ang mga bahay namin sa Marawi, ay kaya namin itindig ang Tagaluzon, taga-NCR na Isko Moreno. Kayo pa sa puro. Sige nga, gumalaw kayo para magparaganagay ng Presidente Tagaluzon, taga-NCR, si Isko Moreno Dumagoso. At si Samira na may konting utok sa Bisaya, may konting may nalalaman. Dumaan sa mga punerarya, tumindig tayo sa mga hospital COVID ward bilang humanitarian na leader. Salamat sir sa inyong picture. Ganyan mo ah. Ako po ay magsiservisyo. Ganyan yung mga cellphone. Tingnan ko. Ako po
serbisyo. Pagbigyan niyo naman ang nasa ulo ko. Ito oh, may kurak ito ah, may laman ito. Pagbigyan niyo kami na mga babae magserbisyo sa Senado. Ano ba pura? Pagbibigyan niyo kami eh. Taga Marami, dumikita ka na sa Mindanao. Welcome. Mabuhay. 32 ang waistline ni Samira. Gotok ay tutok. Mabuhay tayo lahat. Maraming maraming salamat, Senador, Senadora Samira Guto. Ha? Alam niyo po kanina, nung buha ba si Senadora Samira Guto, akala ko mayroon tayong celebrity na ano, dumating. Akala ko si Jesus Zaragoza. Opo, opo. Akala ko dumating si Jesus Zaragoza. Oh. Ayaw maniwala niyo na yun, respect. Oh, palakpakan natin ulit si Senador Samira Guto. Ito ang susunod kong ipakikilala. Sigurado ito, lahat ng may Facebook, kilala to. Sa lahat ng, sino ba na Facebook dito? Ayan, okay. Alam niyo po, si Doc Willyong, ha? 17 years nang nakahatid ng libreng serbisyo sa pangkalusugan, ha? Yung mga nasa OFW, lalong-lalong na yung mga nasa OFW, ha? Chat mo lang si Doc Willyong, sigurado, ibigyan ka niya ng lunas, ha? Pangkalusugan, ha? Nagbigay ng libreng serbisyo medikal sa mga mahihirap na komunidad sa buong bansa. Sa kasalukuyan, kilala rin siya sa pagbibigay ng libreng payo ukol sa kalusugan ng Pilipino kasama ang kanyang may bahay na si Doc Lisa Ong. Nandiyan po si Doc Lisa, nakikita mo po. Ayun po si Doc Lisa, napakaganda niya po. Siya po, sila po ang tinugarian, doktor ng bayan. Oh, hindi ko na po ipagtatagal. Ipagkikilala ko na po sa inyo ang susunod na presidente ng Pilipinas, Dr. Willy Ong! Maganda nga po po. Okay, tuwang-tuwa po tayo. Nakaabot tayo dito sa lugar ninyo at na-meet ko kayo ng personal at hindi na lang po sa Facebook. 27 years na po akong doktor eh. Isa po akong cardiologist, specialist sa puso, internist. Sa matagal na panahon, 20 years na libre na po lahat ng serbisyo ko sa ating kababayan. Wala po na po akong sinacharge na professional fee. Pero nakikita ko, ang dami pa rin kailangan nating kababayan. Ang daming nagkakasakit, ang daming namamatay, kahit anong gawin namin medical mission. Kaya nung tinawag ako ni Mayor Isko, nasamahan siya sa kanyang laban. Ang sabi ni Mayor Isko sa akin, samahan mo lang ako, tutulungan na natin ang Pilipinas. Bibigyan natin ng mga libreng gamot sa high blood, sa diabetes. Diba yan ang kailangan natin? Yung mga simpleng operasyon, kailangan mailibre din. Kahit yung mga laboratory test, diba? Hindi naman po mahal to, mura lang ang mga gamot niya sa high blood, sa diabetes. Pero ako pipili ng pinakamaganda para sa inyo, para sa mga anak nyo, para at least may tulong naman. Kasi pinaka-goal ko lang po talaga, pahabain ang buhay ng bawat nanay at anak. Ano ba problema ng mga kababaihan? Ano ba sakit ng mga kababaihan? Women's Day ngayon eh. Mga babae, alam nyo, napakabait. Ang iniisip lang ng babae ay, alam mo, tatulong Carly, di ba? Pamilya. Diba? Pag-alaga ng anak, lagi nakafollow sa Facebook ko, puro kababaihan. Kinukulit yung mga asawa na manood at sumunod sa tamang payo. Ganyan ang mga babae. Ang mga babae, mas mahaba ang buhay ng 3 taon kumpara sa lalaki. Kasi nga, mas maingat nila eh. Pero, ang problema sa Pilipinas, maraming may mga sakit ng babae tulad ng breast cancer. Ang daming namamatay sa breast cancer, 10%. Grabe, yan ang babantayan natin. Marami rin may high blood.
Marami din medyo may katabaan, overweight, arthritis, di ba? Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, ulcer. Yan ang kadalasang sakit ng kababaihan eh. Kaya gagawa tayo ng programa para matulungan yan at iba pang mga kailangan po natin. Sa mga lalaki naman, alam niyo yung mga lalaki, simple lang eh. Di ba? Ang babae, iniisip lahat, di ba, Samira? Ang lalaki, dalawa lang iniisip. Dalawang parte lang ng katawan ang mahalaga sa kanila. Number one, ang pen. Di ba? Bigyan mo lang pagkain, masaya na, di ba? Pagkain, alak, soft drinks, happy na. Ang pangalawang parte na mahalaga, alam niyo na yon, yung pagsasama ng lalaki at babae. Buong araw yun na iniisip ng lalaki yan eh. Tama, mali? Tama. Oh, nakatawa yung mga lalaki. Anyway, mga lalaki kasi diretso lang mag-isip. Ano mga sakit ng lalaki? Ayaw magpa-check up, di ba? High blood, atake sa puso, maaga yan nangyari. Nai-stroke ng maaga. Dahil maraming lalaki naninigarilyo at malakas uminom ng alak. Kaya kahit marami silang bisyo, pipilitin natin tulungan sila sa mga libreng gamutan, libreng check-up para maenganyo. Magagawa to ni Mayor Isko Moreno kasi marami siya talaga programa sa kalusugan. Sa Maynila, may mga bagong ospital, bagong ospital ng Maynila, bagong gamutan sa COVID, magagandang bakuna sa bata, matanda, paaralan, pabahay at mga trabaho. Kaya sa lahat ng followers ko po, kung gusto niyo talaga yung gumanda ang buhay natin at umayos, naniniwala ko si Mayor Isko Moreno talaga ang magiging pinakamagaling na presidente sa mga tumatakbo po ngayon. Actually, lahat ng presidential candidate, nilapitan ako at gusto ko kumunin sa ticket nila. Kaya tinitingnan ko, sino ba yung talagang may magagawa na talagang may ibibigay sa tao. Sa talagang tansya ko, pinagdarasal ko nga ano bang God's will para dito. Nakikita ko, mas panalo tayo kay Mayor Isko eh. Bata, masipag, galing bilang basurero, talagang gagawin niya to para sa inyo. Hindi siya anak mayaman eh. Anak mahirap talaga. Kaya puso niya po talaga nasa sa inyo. So maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Huwag makalimutan ating apat na senador, Attorney John Castriciones, Dr. Carl Balita, siyempre, Jessa Saragosa. Kailangan pa-check kita for cataract eh. Tingnan natin na. Samira Duto, makakawain na ako. Babalian mo pa ako, nabalian na ako. Attorney Jobet Sison, maraming salamat. Paglalaban kayo. God bless. Mayor Freddy, thank you. Maraming salamat, Beth William. Beth William, maliwanag pa po ang ating mata. Ha? Wala pa po kong katarata. Kaya totoong si Samira Butok ay Jessa Saragosa. Ayan, talagpakan po natin. Okay. Ang susunod ko pong ipakikilala, hindi po siya kandidato. Ha? Nangyari po ang lahat ng ito ngayong araw ng ito dahil sa kanya. Marami po siyang natulungan, trabaho, nabigyan ng trabaho dito sa bayan ng Pura.